Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong ka-Peerless Trooper, Cynthia. At ako naman po, si ka-Peerless Trooper Patrick Lance Casaba para sa inyong host sa araw na ito. Welcome po sa ating webinar on CPP-NPA-NDF's International Solidarity Works. So para lang po sa kaalaman ng lahat, ang International Solidarity Works ay isang pamamaraan ng CPP-NPA-NDF to generate both logistical, financial, and even moral support from the international community. So their potential targets are our overseas Filipino workers. So paalala lang po sa ating mga OFWs, dobling ingat lang po tayo, hindi lamang sa pandemya na dulot ng COVID, kundi pati na rin po sa mga makakaliwang grupo. Bago po natin umpisahan ang balitaktakan, gusto lang po namin i-welcome ang ating mga resource speaker ngayong araw na ito, Colonel Noel Bistour, Deputy Brigade Commander of 802nd Infantry Peerless Brigade, Sir. Ka-Eric ng National Cadre Team at Sir Charlie Cinco, Representative from Department of Foreign Affairs ng Region 8. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa ating webinar, pwede niyo pong i-share para mapanood at marinig din po ng inyong mga FB friends. Dahil live po tayo sa Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch at LinkedIn. Dahil isa din po ito sa mga pamamaraan ng Information Awareness Campaign ng 802nd Infantry Peerless Brigade na makapagbigay ng libreng kaalaman sa ating mga netizens. Sama-sama po tayong makinig at matuto sa araw na ito. Yes, partner. Sa ating mga participants, you will have the opportunity to ask questions at the end of the presentation. So, partner, bago tayo formal na mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin at humingi ng patnubay at gabay sa ating poong may kapal. At magbigay-pugay po tayo sa watawat ng Pilipinas through audiovisual presentation. Continue, perish in the honor.
So partner, without further ado, atin pong pakinggan ang opening remarks at ang kanyang info briefing with regards to CNN's ISW, ang ating butihing 802nd Brigade Deputy Commander, Colonel Noel A. Vistuer, sir. Magandang araw po, sir. Pwede po ba naming hingin ng inyong welcome remarks at ang inyong insights patungkol po sa ating topic ngayong araw na ito, sir? Maraming salamat, Cynthia, no, sa panahon na ito. At gusto ko muna pasasalamatan, no, lahat ng mga participants natin dito sa Zoom, mga ating mga resource person na nandito ngayon, sina Kabayan Eric. Magandang hapon sa iyo, Kabayan Eric, na nandito ngayon. At yung mga stakeholders natin, no, dito sa lalawigan ng Leyte, Southern Leyte at Biliran, na nag-allocate ng kanilang time, no, para dito sa ating talakayan tungkol sa International Solidarity Works. Acknowledge ko rin, no, yung presence ng ating mga Philippine National Police na nandito, no, may from San Miguel, from Javier, from Merida. Nandito din yung sa Leyte, no, Matalom, Albuera, at mga kasamahan natin, no, sama sa 8ID, no, yung from 14th IB, from 93rd IB, at iba't iba pang units nitong kasamahan natin sa Army dito sa 8ID. Nandito din ang ating kaibigan, no, na si Konsehal Mark Unlukay ng Baybay City. Mayong hapon kanimo diha, Konsehal Mark. Ang isa pa nating kaibigan, no, na from Manila, no, si Ma'am Bebet Domingo. Ma'am, mayong hapon diyan sa iyo, no. So sana maging productive ang ating discussion sa araw na ito, at aking tatalakayin, no, ang kalakaran ito ng International Solidarity Works ng CPP NPA NDF. Siguro karamihan sa inyo bago ang term na ito. Bagamat ang pangalan ay international, no, marahil isipin natin na nasa international level lang ang pakikibaka ng CPP-NPA-NDF, pero ito sila ay hindi magtatagumpay kung walang kaugnayan dito sa atin sa lokal, no. So dapat malalaman natin ito para magkaroon tayo ng tamang impormasyon at kaalaman sa level natin, no, dito sa area natin sa Leyte or dito sa lokal sa Pilipinas. Ano ang pwede nating gagawin tungkol dito? So again, ang discussion na ito, no, ay ang ipepresent ko sa inyo ay bunga ng aming research, no, nung kami ay nandoon pa sa Camp Aguinaldo, no, sa General Headquarters ng AFP, kasama ko ang ating Brigade Commander, no, na si General Susimo Oliveros. Kami yung nagsimulang mag-research nito about International Solidarity Works, no, ng CPP-NPA. So bago ako umalis doon at lumipat dito, nabuo namin ang concept ng AFP kung ano ang pwede nating gagawin. At ito yung i-discuss ko dito ngayong hapon na to. So nandito din si Ka-Eric, no, kasama namin din ito, no. Siya yung may maraming inputs sa based on his experience being a national cadre tungkol sa gawain ito ng CPP-NPA-NDF. At bibigyan niya rin tayo ng additional inputs, no, additional sa perspective naman, no, ng galing sa loob. So without further ado, no, I will proceed now with my presentation. So to paki screen sharing pa, paano to yung screen sharing natin, sige. Ito saan dito? Eh, show muna natin. Hindi pa na show. I-show muna natin. No? Tapos. Saan? Saan na-share niya? Ng ating unang resource speaker na si Colonel Noel Vistuer, ng ating ang kanyang presentation ay batiin muna natin, ha, partner, mga nag-comment sa ating... Okay, balikan na po natin si Sir para sa kanyang presentation. Sir.
So, ito, okay na yung screen ko. Pasensya na kayo, medyo hindi ako ano sa technical aspect nito. No? Okay na ba? Okay na po, sir. Okay na po. So, no? So, gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating talakay, no, ay tungkol sa International Solidarity Works o ISW ng CPP KNDF. Ano ang kaugnayan nito sa kabuuan ng ati ng kanilang pakikibaka? Paano nila ito isinasagawa? Bakit nila ito isinasagawa? At ano ang mga maaari nating gawin upang ito ay ating masugpo, no? So, ito yung scope ng aking presentation, no? What is International Solidarity Works? How does International Solidarity Works? Kung mahirap, So, how does ISW work? How do we stop ISW? No? Paano natin pipigilan? Paano natin mag-disrupt? At lastly, ano yung ating pwedeng gagawin? No? So, ang Communist Terrorist o ang CPP-NPA-NDF ay naglalayong angkinin ang kapangyarihang mamuno sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na National Democratic Revolution. Upang makamit nila ito, meron silang dalawang pamamaraan, no? Ito ay ang armed struggle, ang legal struggle. Armadong pakikibaka o armed struggle at legal struggle o legal na pakikibaka. Inyong makikita, no, sa screen ninyo ang sa framework na ito na ang ISW ay bahagi ng legal struggle kasama ang partisipasyon ng communist terrorist group sa mga eleksyon at sa peace process. Simula pa nung pagkatatag ng CPP-NPA-NDF, ang kanilang strategy ito o yung strategy nila ay hindi pa nila pinalitan o binago. So, ang International Solidarity Works ay ang mga activities na isinasagawa ng communist terrorist at ang kanilang mga supporters sa international arena upang i-discredit o imba at i-embarrass ang ating pamahalaan at makapagpalaganap ng suporta sa kanilang pakikibaka. Ang ISW ay may mga layuning sumusunod. Una ay upang magkaroon ng status of belligerency ang communist terrorist group laban sa lehitimong gobyerno ng ating bansa, no? Kanilang pinapalakas ang kanilang adhikain sa pamamagitan ng pag-project sa kanilang grupo international community. Pangalawa ay ang pag-create ng revolutionary environment by propagating political instability and undermining our economy. Pangatlo ay ang pagkalat ng mga pondo, financial support mula sa mga international organizations, sa mga kababayan nating OFWs at mga migrante na mga kababayan din natin sa abroad. So ano ang International Solidarity Work, no? Kung inyong matatandaan na noong 2018 nagkaroon ng fact-finding mission ang United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial or Summary or Arbitrary Killings na si Agnes Calamard dito sa Pilipinas. Sa kanyang pagsagawa ng investigasyon, ang kanyang paggawa ng investigasyon ay naging bunga ng International Solidarity Work ng CPP-NPA-NDF sa pamamagitan ng kanilang mga propaganda narratives doon sa United Nations. Ang isinagawang investigasyon ni Agnes Calamard ay impluensyado ng CPP-NPA-NDF kung kaya't kanilang napatibay ang kanilang propaganda narrative laban sa ating pamahalaan at nagbunga ng pambabatikos sa ating Pangulong PRRD at sa kabuuang gobyerno ng Pilipinas mula sa mga international organizations. Noong 2007 naman, no, nagkaroon din ng similar investigation na isinagawa ng dating UN Special Rapporteur na si Philip Alston, no, patungkol sa estado ng human rights sa ating bansa.
again, no, ang report ni Alston na impluensyado din ng CPP and PANDF ang naging dahilan ng pagkabuwag ng dating tinatawag nating Interagency Legal Action Group or IALAG. At ito ay isa sa mga epektibong mekanismo ng ating gobyerno para labanan ang mga legal front organizations ng CPP, NPA, NDF. So naging matagumpay sila doon kasi na buwag tong ating IALAG or Interagency Legal Action Group. Ang pangunahing namumuno sa International Solidarity Works nitong CPP, NPA, NDF ay ang kanilang International Department o CPP, NPA, ID, no, na nakikita nyo dyan na naka-highlight na pula. Ang CPP, NPA International Department ang nagsasagawa ng kanilang International Solidarity Works. At ito ay sinasagawa nila sa pamamagitan ng systematic, no, at planado na mga activities upang kanilang mapahayag at mailahad ang kanilang mga propaganda narratives sa international arena. Ang CTG International Department ay pinamumunuan mismo ni Joe Mason na nakabase ngayon doon sa Utrecht, the Netherlands. Ang CTG International Department ay isa sa apat na functional commissions ng communist terrorist group, no, na makikita ninyo dyan sa inyong screen. Ang specific lines of work, no, ng ISW, ng CPP, NPA, NDF, una ay ang yung tinatawag nilang Broad Solidarity Movement or BSM. Ito ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa mga foreign governments, no, mga NGOs, international cause-oriented groups, at iba pang mga political or institutions upang makapag-generate ng political at material support. Pangalawa ay ang Overseas Filipino Movement o OFM. Ito yung nagpo-promote ng kanilang pakikibaka sa tulong ng mga kababayan natin na nasa abroad, no, upang masuportahan ang kanilang revolutionary struggle dito sa loob ng ating bansa sa Pilipinas. At ang pangatlo ay ang kanilang International Diplomatic Work o IDW. Ito ay ang kanilang gawaing naglalayong mapasikat at makilala ang National Democratic Front o NDF at yung tinatawag nilang People's Democratic Coalition Government sa pamamagitan ng active linkages o pakikipag-ugnayan sa mga foreign political parties, unions, and maging sa mga simbahan, no? Ang ISW ay may mga limang tracks, no, tracks of effort na diyan nakabatay lahat ang kanilang mga ginagawa. Una ay ang infiltration and exploitation of the United Nations system or ng UN system, no, sa pamamagitan ng kanilang mga gawain sa United Nations. Dahil daw, no, sa pag-infiltrate nila sa UN system, nagkaroon ng investigation, no, kagaya ng nabanggit natin kanina, na isinagawa ni na Philip Alston noong 2007 at ni Agnes Calamard noong 2018. Ganon sila kagaling, no? Ano ang ginawa nila ganyan, no? Makikita talagang systematic, no, ang kanilang mga ginagawa. So sa part naman natin sa gobyerno, ano na ba yung ginawa natin, no? So hanggang doon lang tayo sa pagsagot doon sa mga isyung lumabas sa kanilang investigasyon. Na impluensyado naman, investigasyon nila impluensyado ng CPP, NPA, NDF kasi doon din nag-imbestiga itong sina Alston, sina Calamard sa mga area kung saan hawak nila, no? So, on that part, no, naging matagumpay sila doon sa pagsira sa magandang pangalan ng ating bansa sa international level. So, medyo kulang tayo doon, no? May mga pagkukulang tayo doon sa ginagawa natin. Pangalawa, no, na tracks nila ay ang pagsagawa ng kanilang mga international solidarity missions. Isinagsagawa nila ito sa panahon na may mga sakuna, may mga disasters, no, may mga calamities sa tulong ng mga international partners nila, no, mga NGOs na kanilang napaniwala sa kanilang mga propaganda. Pangatlo ay ang
pagsagawa ng kanilang ideological political organization works o IPO works among OFWs at saka mga sa mga Filipino expatriate communities natin sa pamamagitan ng kanilang migrante, no, yung migrante international. Dito, aktibo ang kanilang migrante international sa kanilang ginagawa, no, ay ang pag-organisa ng mga kababayan natin sa abroad. Kanilang pinapalabas, no, na ang kanilang organisasyon ay binuo para sa kapakanan ng mga kababayan natin at pinagsisigawan sa international community, maging dito din sa loob, no, ng Pilipinas, ang mga problema ng ating mga kababayan sa abroad na parabang pinabayaan ng gobyerno. So, magra-rally-rally din yan sila. Kung may mga kababayan tayong may kaso sa abroad, no, yung mga OFWs, magra-rally yan sila. At pag ginawa naman ng ating agencies ng government, no, kagaya ng OWA, ng DFA, ng mga imbahada natin, no, sa labas ng bansa, ang kanilang trabaho at matulungan itong mga kababayan nating nagkaroon ng problema, eh sasabihin nila, kung hindi tayo nag-rally, hindi ito papansinin ng gobyerno. Samantalang trabaho naman talaga ito ng gobyerno. Ganun sila ka galing, no, na mag-grab ng credit doon sa mga pangyayari na nagaganap sa international community. Ang pang-apat, no, ay ang ay sa pamamagitan ng kanilang pag-organisa ng kanilang tinatawag na International League of People Struggle Network, no, na nakikipag-ugnayan sa iba pang anti-imperialist movement worldwide. Dito, ang kanilang propaganda narratives, no, ay kagaya ng dati, as usual, na imperialistang gobyerno ang meron tayo dito sa Pilipinas, na kung sino man ang nakaupong presidente natin, kita natin yan, ang palagi nilang sinasabi, no, mapang-aping rehimen, Duterte, kahit sino pang presidente, derdugo ang mga sundalo, mga human rights violators, at kung ano-ano pa. So, ang purpose niyan, para magkaroon ng simpati sa mga international anti-imperialist group doon sa ibang bansa. At ang panghuli, no, ay ang kanilang pagsulong ng peace negotiations sa pamamagitan ng Philippine government doon sa international community bilang paraan upang kanilang palakasin ang kanilang status o belligerency at masuportahan ang kanilang tinatawag na People's Democratic Revolution. Gusto nila, no, na sa labas ng bansa ay sasagawa itong peace negotiation, ang peace talk, dahil mas maganda naman, no, kung may third party na mamamagitan. Kung may namamagitan doon, so parang talagang napakalaki, no, napaka-belligerent ng kanilang organisasyon na kailangan pang may mamamagitan, no, na third party, no, na o ibang government doon sa pagsagawa ng peace process. Pero dahil sa kay President Rodrigo Duterte, no, sabi niya, ang interest ng kapayapaan ay interest ng Pilipino, hindi interest ng National Democratic Front na siyang naglalakad nitong peace, magkaroon tayo ng peace process. At saka alam naman natin, no, na tuwing may peace negotiation, ito ay kanilang paraan lamang, no, para magwala ng kutukan, hindi na tayo makapag-operate, ma-immobilize nila, no, ang ating forces at doon makapagsagawa uli sila ng mga recruitment, mapapalakas ang kanilang armadong grupo at sila naman ay mga ambos. So ganun. So nakita ni President Duterte yan, kaya hindi na niya pinatulan itong peace negotiations abroad. So sa kabila sa halip niyan, no, instead of peace talks na gaganapin sa international level, no, dito na natin ginagawa ang peace talks, dito tayo mag-usap tungkol sa kapayapaan at ito na ngayon ang sinasagawa natin, yung sinasabi nating localized peace talks. Dito sa localized peace talks, sa tulong ng iba't ibang provincial, municipal task force LCAC natin, so maraming nag-surrender dito. Nagkakaroon talaga ng magandang bunga ang pag-usap para ma-attain ang kapayapaan dahil talagang iniwan ng makasamahan nila ang kanilang madugong pakikibaka, ang paghawak ng armas at bumalik sa ating pamahalaan. Ang five tracks ng ISW, no, na ating diniscuss kanina, no, as additional input ay may mga
sumusunod pa na mga objectives, no? First ay yung pagsasagawa ng international quasi-legal and quasi-party campaign laban sa Philippine government. Ito ay bahagi ng kanilang propaganda sa international arena, no? So part ng propaganda campaign nila yan. Pangalawa ay para mag mangalap ng pundo para suportahan ang kanilang pakikibaka dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng foreign funds, logistics and other resources, no? Subalit dahil sa ginawa ni na General Parlade, no, at kanina nat ng international engagement clusters ng ating National Task Force ERCAC, sila ay nagkaroon ng kampanya abroad, no, particular sa Europe, sa US, sa Australia. Kanilang ibinunyag itong ISW na ginagawa ng CTG International Department na nagresulta sa pag-freeze ng mga donations at foreign aid itong mga donors sa mga grupong kanilang kalyado dito sa Pilipinas. Example dito ay ang pagpasara ng mga salumpungan school sa Mindanao, at dahil dito ay kanilang ginagamit ang mga schools na yon, yung salumpungan school, sa pagsasanay sa mga kabataan upang maging maghawak ng armas at maging mandirigma, no? Nakikita din ng mga donors na hindi nagagamit sa tama ang kanilang mga binigay na donasyon dito sa mga proyekto na ito sa mga schools. Kasi sa laki-laki ng pundong kanilang binigay na tulong, in-expect nila, no, na sana malaki na rin sana yung mga facilities itong mga schools na ito sa Mindanao. Pero nung pinakita natin ang katotohanan, na halos parang kubo-kubo lang din ang itsura ng mga school, nagtaka ngayon yung ano, ng ang mga donors nila doon, at yun nga, gin-freeze ang kanilang mga donations. Pangatlo, no, upang purpose din ang ISW nila ay upang mapalakas ang kanilang status of belligerency na na-explain ko na kanina, no. Pangapat ay upang makapag-generate ng suporta sa kanilang international propaganda campaign laban sa ating gobyerno. So dito, nakafocus talaga ito sa international propaganda campaign nila. So tayo, meron ba tayong international campaign, no, para i-promote din ang ating Pilipinas, ang ating bansa? So kung meron man, medyo siguro mas marami yung kanilang ginagawa, no? Kaya yun, nagiging successful sila dito, no? At yung dati, hindi rin natin alam, kaya kulang tayo sa mga actions din about this one, no? At yun nga, panglima ay upang pangunahan ang ugnayan sa international proletarian movement, no? At muli, no, para ma-project at isulong ang peace process sa international community na na-explain na rin natin kanina. So ano ang mga actors dito sa pagsagawa nila ng international solidarity works? So ang pangunahing nagpapatakbo nitong ISW ay ang namanggit natin kanina, ang international department ng CPP-NPA. Ang tinatawag nilang international National Democratic Front International, NDF International. Pangalawa yung mga migrante international, ito rin yung grupo nila. Ang International League of People Struggle, o yung ILPS nila, at yung mga sumamagitan ng kanilang mga international solidarity missions. Discuss natin ito in the succeeding slides. Ito ang mga ginagamit nila sa kanilang international solidarity works, no? Yung mga sectoral issues, no, kagaya ng mga problema ng mga kababayan nating IPs, no, sa Mindanao, mga issues na may international implications, no, gaya ng human rights at extrajudicial killings, finding missions at peace negotiations. So ito yung mga tinitake advantage nila. Pero hindi masyadong tumatalab itong mga human rights. Dahil sa katotoo lang, hindi naman tayo, ano yun, ang AFP at saka PNP ay nag-a-adhere naman sa human rights, no, at saka international humanitarian law.
Kami din dito tumatalab, kundi may basta may namatay lang dyan, i-blame sa atin kahit hindi totoo. At ang saklap dyan, kumpleto kaagad yung mga report nila na pinapadala dun sa international community, like dun sa mga UN, sa mga international human rights body, na pinapaniwalaan naman nila. Dahil tayo, kulang tayo sa pagbigay ng tamang informasyon doon sa labas, no? Isa sa mga prominent examples ng kanilang mga ginagawa ay ang patuloy na exploitation sa mga kababayan nating mga lumad o mga indigenous people sa pamamagitan ng tinatawag nilang taktikang bakwit, no? Itong manlilakbayan at mga salugpungan schools. Na-explain na natin to kanila itong salugpungan schools, yung manlilakbayan, yung mga nagmamartsa ng malayo, no, para ipahayag ang kanilang mga hinanaing, no, at ginagamit ang kanilang propaganda narratives nila na pinababayaan sila ng gobyerno, naghihirap, inaapi sila, no. Yung taktikang bakwit naman, pinipersa itong mga lumad natin na umalis doon sa kanilang mga lugar dahil nga akatakusahan ang EP o PNP ng militarisasyon, dahil kailangan naman nating proteksyonan ang iba pang mga IPs. So itong mga IPs na kanilang dinala, no, na dinala nila doon sa kanilang taktikang bakwit ay ilan lamang. At yung karamihan doon sa mga IPs natin, sila mismo ay nandoon sa area, hindi sila lumalabas. So kung mapapansin doon sa mga lugar nila sa Mindanao, may mga areas na may nag-evacuate, katabi niya hindi naman nag-evacuate. So ibig sabihin, yung mga nag-evacuate, hawak nila, pinersa nila. Samantala, talagang genuine na mga IP na nandoon ay tahimik na namumuhay, mapayapa na namumuhay. Dahil sa totoo lang, tinutulungan din sila ng mga lokal na pamahalaan doon. At ngayon nga, dahil dito sa National Task Force LCAC natin, yung mga issues, no, na ginagamit ng kabila para sila ay ma-radicalize at ma-recruit ay tinutugunan na rin ng National Task Force LCAC sa pamamagitan ng kanilang 12 clusters sa provincial at saka sa national level. So, kailangan natin, no, na pagkaisahin ang lahat ng government machinery, yung sinasabi nating whole of the government, whole of the nation approach sa pagsasagawa ng ating mga hakbangin upang sugpuin ang kanilang international solidarity work sa pamamagitan ng legal, political at diplomatic actions, hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas kundi maging sa international arena. Ang framework na inyong makikita sa slide ay nakatutok sa limang ISW na limang ISW tracks na i-discuss natin kanina. So ito ngayon, no, itong framework na ito, in-adapt din naman ito ng International Engagement Cluster ng National Task Force LCAC, dahil na-recognize nila na bago natin masugpo ito, dapat maintindihan natin paano gumalaw ang paano isinasagawa ng International Department ng CPP-NPA ang kanilang kabuuang International Solidarity Works. At ito ay sa pamamagitan nilang five tracks na diniscuss natin kanina. So, dito nilagay lang namin yung mga agencies, no, na ba na mga agencies na magtutok dito, pero ito ay na-improve at in-operationalize na ng International Engagement Cluster ng National Task Force LCAC natin. Ang CTG's ISW efforts ay masasabi nating comprehensive, deliberate, at long-term, no, in nature. Ang ating gagawin para ma-counter ito ay dapat may katapat din ang kanilang ginagawa, na dapat comprehensive, deliberate, and long-term din, no? So kaya natin hinimay-himay kung paano nila ginagawa para makapagsagawa tayo ng tamang konsepto para ma-address natin ito. So dapat nating isiwalat ang katotohanan at pigilan ang kanilang international solidarity works upang ma-counter ang kanilang
pagsasamantala sa mga lehitimong international organizations, yung mga kababayan natin na mga OFW sa abroad, mga migrante, sana nagiging source no ng kanilang international support. Sa kasalukuyan, ang ating counter-ISW ay sinasagawa ng international engagement cluster ng National Task Force ELCAP upang pangunahan ang lahat ng mga gawain as far as counter-ISW is concerned. Ang international engagement cluster ay binuo ng iba't ibang agency ng gobyerno kabilang na ang AFP upang tugunan ang limang ISW tracks na ating na-discuss kanina. Ang ating counter-ISW efforts could be summarized through this 5E's concept of engage, educate, establish, enhance, and eliminate. Isa-isahin natin itong task, no? Ito kasi yung mga kailangan gagawin natin after identifying the five tracks na diniscuss natin. First is yung engage, no? Kailangan nating ma-identify ang mga key stakeholders in both sa public at private sectors, both in local at international. At pag na-identify na natin, kailangan ma-engage natin at makuha ang kanilang active na support, kanilang kooperasyon at pakikiisa upang magkaroon tayo ng coordinated effort para ma-counter ang mga ginagawa ng CTG International Department na ating na-discuss kanina. Second, no, ay yung pag-educate, no? Pag na-identify na natin ang mga stakeholders at iba pang mga may influence, no, at interest sa ISW, kailangan din natin sila armasan ng tama at sapat na kalaman ukol sa mga gawain at mga hakbang ng terrorist group ISW. So itong webinar natin, no, kagaya ng ginagawa natin ngayon, isa sa mga paraan hinggil dito at kayong mga nandito sa Zoom at sa ating FB Live ay kinukonsider naming mga stakeholders at kayo ay may malaking maitutulong pagka alam nyo na ang kalakaran nitong ISW nila. Magka-contribute na kayo sa ating kampanya. Pangatlo ay ang establish, no? Ang matibay na ugnayan at coordinated mechanisms ay kailangang ma-establish sa pagitan ng mga key government agencies at mga stakeholders upang maisagawa ang mga legal at diplomatic actions natin laban dito sa communist terrorist group. Pang-apat ay enhance, no? Pagka nagkaroon na tayo ng ugnayan, ng coordination, kailangan nating pagtibayin ang ugnayan na yan sa ating, hindi lang dito sa atin, kundi maging doon sa international, no? Sa mga consular, legal at other support services at relevant programs, no, para sa mga kababayan nating mga nandun sa labas, no, mga OFWs at expatriates, para mapigil natin ang pagsamantala sa kanila ng mga grupong kalyado ng CTG at mapakita na sila ay hindi pinapabayaan ng gobyerno. Panglima ay eliminate, no. So dito sa eliminate, no, ito ang panghuling hakbang na dapat nating gawain upang ma-eliminate ang impluensya ng CTG International Department sa international arena upang mapigil ang kanilang propaganda, mapigil ang kanilang paggalap ng pundo, mapigil ang kanilang pagsamantala sa mga kababayan natin sa abroad, sa mga kababayan natin katutubo dito, sa mga kababayan natin, no, na naging biktima ng calamities kasi ito sila yung mga kanilang ginagamit, no. So by knowing this, by propagating the truth locally and even at the international level, no, kahit pa paano, no, mapakita natin na kung paano sinasamantalahan itong CPP-NPA-NDF ang mga kababayan natin, ang mga organisasyon, no, na napaniwala nila. Yung iba dyan, hindi naman talaga nila alam na hindi naman napupunta doon sa tamang pupuntahan ang kanilang mga tulong. So, pag nagawa natin ito, at least kahit paano, ma-eliminate natin ang influence ng International Department
na kasalukuyan ay dandahanan ng nagwiway naman. No? So ang pangunahing pangunahing lines of effort o mga dapat nating gawain ay ang strategic communication at stakeholder engagement. Ang strategic communication ay nakatutok sa mga key international stakeholders, mga government agencies natin na ang iba ay medyo kulang sa kalaman about this ISW at iba pa upang ma-expose ang totoong kulay at hangarin ng mga ginagawa ng CTG kaugnay sa kanilang international solidarity work upang masumpo natin ang mga propaganda laban sa ating gobyerno. Ang strategic communications ay dapat ding magsuporta sa stakeholder engagement upang kaisa ang lahat ng mga stakeholders sa pagsagawa ng ating counter-ISW efforts. Sa pamamagitan ng stakeholder engagement at interagency coordination, ang mga government agencies, no, at third-party advocates ay makakapagsagawa ng proactive efforts upang makounter ang CTG ISW activities gamit ang kabuuang makinarya ng ating gobyerno sa ilalim nitong ating National Task Force ELCA. These stakeholders, no, shall also be convinced to reach out to key international organizations, mga migrant Filipino communities abroad, and overseas Filipino workers to spread awareness of yung CTG ISW efforts para ma-degrade natin ang influence and credibility ng communist CPP-NPA International Department sa mga international audiences natin. Sa ating way ahead, ang ating mga way ahead, gaya ng kasalukuyan, nagawa, ipagpatuloy natin ang ugnayan sa ating mga counter-ISW stakeholders upang mabigyan sila ng sapat na kaalaman. Ano ang mga kanilang gawin upang matugunan ang mga issues na ginagamit ng kalaban sa kanilang ISW efforts. Kailangan ding ma-involve natin ang ating mga stakeholders upang lalo pa natin mapalakas at mapag-ibayo ang ating counter-ISW campaign. Kailangan din nating ma-identify ang mga allied organizations dito sa lugar, locally, no? Dito sa ating lugar na nasasakupan, dito sa Leyte, sa Leyte at Biliran, na maaring napagsamantalahan, maaring kasabwat, o maaring nagagamit ng teroristang CPP-NPA-NDF sa kanilang ISW effort. So, as a conclusion, ang ISW na isinasagawa ng CPP-NPA, no, yung may 5 tracks na na-discuss natin kanina, ay ma-address natin through our whole of the nation and whole of the government approach. Ang ating 5E's concept ay dapat focus din doon sa 5 ISW tracks. At para maging matagumpay tayo, kailangan natin ang lubos na suporta ng mga stakeholders, hindi lamang doon sa international, kundi maging dito sa lokal. Sa ating ISW effort, para maputol natin ang link ng local na mga issues na kanilang ginagawa, local na mga organisasyon na kanilang naging partners, naging kasabwat, wittingly or unwittingly, at mapakita natin sa international level ang tunay na kulay, tunay na gawain nitong CTG International Department, no? So bago ako magwakas, no, ang ISW na sinasagawa ng CPP-NPA-NDF ay isa sa mga gawain nilang nagpapalakas sa kanilang organisasyon at maaring pag ating pinabayaan ay maging balakid sa ating layuning wakasan ang communist armed conflict. Sa pamamagitan nitong ating webinar, no, kami ay umasa na sana kami ay nakapagbigay ng tamang kaalaman
upang ating lubos na maintindihan ang international solidarity work. At kami dito sa ito Second Brigade ay humingi ng pagkakaisa, ng tulong upang ating mapigilan, tuluyang masugpo at mawakasan ang communist armed conflict na sa pangunahing balakid sa pag-unlad ng ating mahal na bansang Pilipinas. So, diyan po nagwawakas ang aking presentation about dito sa CPP-NPA National Solidarity Works. Maraming salamat at mayong hapon sa aton nga tanan. Kape. Kape tayo. Lumamig na yung kape ah. So, kung merong questions, open forum na ba tayo o mamaya na? Yes, lecture, sir. Sa mga nais magtanong, pakireserve lang muna ng inyong mga katanungan at dahil mayroon pa po tayo nga dalawang mag-present ng kanilang mga discussion, ano, partner. Sa aming ating butihing 802nd Brigade Commander, magandang araw po, sir. Ano, sir Brigadier General Zosimo Olivero, sir. Magandang araw po. Sa mga nag-comment sa ating FB Live, ano, babasahin po natin yan sa mga pa-shoutout na greetings, no? Sa mga nagpapag-greet, nagpapa-shoutout, babasahin po natin yan katapos ng mga lectures natin. So, muli po, Colonel Noel Bistur, sir. Maraming salamat po sa mga inyong pag-share ng inyong lecture at nawa po yung may napulot po tayong aral at ideya sa mga idiniscuss ni Sir Bistur. So ngayon naman po, aming ipinapakilala ang ating susunod na resource speaker sa araw na ito. Walang iba kundi si Ka-Eric of National Cadre Team. Sir, magandang araw po. Sir, kung meron kayong mga nais, batiin po muna. Maaari niyo po silang batiin dahil live po tayo ulit po. Reminder po ulit sa lahat ng mga nanonood. Live po tayo sa ating FB, YouTube, Twitter, IG, Twitch, and LinkedIn. At maaari niyo rin pong, Sir Ka-Eric, maaari niyo na rin pong simulan kang inyong discussion, sir. Sir Eric, sir, magandang hello hapon. Hello po, magandang hapon. Kamusta po yung aking... Oo, kamusta po yung signal ko? Hindi ako sigurado kasi I am on a situation na very unstable ang internet. Mag-check muna ako ng audio ko. Am I coming clear? Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear, sir. Loud and clear. Hello po. Yes, hello, sir. Naririnig sir po ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Loud, sir. Loud and clear, sir. Loud and clear. Sir Eric, sir. Ah, sige. Pasensya na po ah. Very unstable yung area ko. So I will start just my input. Can I go ahead now? Yes, sir. Yes, sir. Hello po. Yes, sir. Yes, sir. Pwede na po kayong mag-umpisa, may, sir. May sa I proceed now? Yes, sir. Yes, sir. Pwede niyo na po, sir, umpisahan ang inyong presentation, sir. Sige, ah. Oh, hindi na ako magamit ng kwan ng presentation or PowerPoint. Hindi kakayanin ng aking internet signal. Okay po, sir. Sige po, sir. I-call niyo lang attention ko po kapag pagtitipon na pagpupulong. Na-limit ako ng area ko kasi dahil nga sa mahinang internet signal. But I will try my very best na maka-contribute. Just call my attention kung hindi na ako naintindihan dahil napuputol yung aking internet connection, ha? Yes po, sir. So I will start now. Yes, can sir, I sir, have sir, the go signal para alam kong nakakapag naririnig pa rin ako at nakakapag-interact sa inyo. May I go now? Go, sir. Sige. Go, sir. Tuloy na po kayo, sir. I will just be very simple bilang pangdagdag doon sa binanggit ni Colonel Bistuer. Sige. Yung international solidarity work ng CPP-NPA-NDF, ito po ay parang urban operations nila or ang tinatawag nating white area. Ang kaibahan lang po nito bilang urban operations, ginagawa po nila ito sa abroad. At ito po ay mayroong legal at illegal na component. Sa
abroad po, particular na sa Europe, sa US, sa Hong Kong, and then Korea, and many more. In fact, according to the documents recovered by the government forces mula doon sa mga leaders ng CPP, NPA, NDF, ang title ng dokumento nila noong 2018 na recover, ay summing up the 45 years experience of revolutionary work abroad of the CPP, NPA, NDF, nagpapakita po na mayroon na silang naitayo na 7 global regions. Equivalent po sa mga country party committee ng CPP. For example, sa US, mayroon silang 2 country party committee. Sa Europe, 2. And then in East Asia, 1. Middle East, 1. Including Asia, Africa, and Latin America. So 7 global regions. May bawat isa mayroon itong tinatawag na country party committee per global region. The country party committee is the CPP unit that leads in the organizing, radicalization, recruitment, above ground and underground operations of the CPP, NPA, NDF mula doon sa mga Filipino communities at mga migrant Filipino workers upang magpangalap ng pondo, pera, partners na mga agencies and governments na pwedeng magbigay ng pondo sa mga NGOs nila. At ang purpose nito ay palalakasin ang finance generation ng CPP, NPA, NDF abroad through the help of Filipino communities and migrant Filipino workers. Pangalawa, mapalakas ang ugnayan nito sa mga bansang libertarians and liberal ang kanilang mga pamamaraan sa konsepto ng governance, kagaya sa Europe, where the CPP, NPA, NDF can be able to deceive and manipulate itong mga pamamaraan na parang sila ay mga advocates ng human rights, advocates ng climate change defense, o mga advocates ng civil political rights, including environmental protection, mga IP or indigenous people na pinapangalagaan daw nila. Itong mga grand scale package of deception na ginagawa ng CPP, NPA, NDF abroad, bahagi po ito ng kanilang fund generation, resource generation, propaganda operations against the government, at ang pagbubuo ng suporta at international network to advance the interest of the CPP, NPA, NDF para or ang justification sa kanilang armed struggle. Yun po yun. Ang masaklap nito, hindi po ito natutugunan ng ating pamahalaan sa matagal na panahon. In fact, they are and they still remain unchallenged sa paggawa ng mga infiltration operations sa UN, sa pagsasagawa ng mga narrative of attacking the government integrity and palalabasin nila na mamamatay tao ang ating gobyerno, walang kalayaan, walang human rights, at may mga red tagging, may namamatay, may mga human rights defenders daw na mahigit 400 ang nawawala, namamatay. At dahil ito daw, ang gobyerno natin ay tyrant and oppressor. And because of that, they are building the narrative and adverse propaganda against the integrity and credibility of the government abroad. Bahagi po yan ng kanilang mga activities sa tinatawag na international solidarity work. Pangatlo po, maliban sa pondo at propaganda, pondo para sa CPP, NPA, NDF, ang pangatlo po ay ang pagbubuo ng support organizations sa hanay ng mga Filipino communities, mga migrant Filipino workers, sa pamamagitan ng Migrante International, at ang kanyang underground component support to the armed struggle of the CPP, NPA, NDF ay ang Compatriot. And there are around more than 9 million Filipinos abroad. At ang concentration nito sa Amerika, sa Europa, sa Canada, and even dito sa East Asia and Asia Pacific region. So malinaw na ang problema natin sa CPP, NPA, NDF
hindi lamang po ito tungkol sa urban operations nila, mga sectoral and other institutional infiltration activities nila kagaya sa Kongreso sa pamamagitan ng CPP-created party list, malaki din pong problema natin patungkol dito sa operations nila abroad, kung saan maraming mga gobyerno sa Europe and even the government of the United States of America and even in Hong Kong ay hindi po nila naiintindihan na ang mga ginagawang ito ng mga front organizations and network of operations ng CPP, NPA, NDF under the guise of promoting environmental protection and human rights and promotion of the rights of the indigenous people, lahat ng ito po bahagi ng isang grand scale scheme of deception and manipulation na ang pinaka-purpose ay mapalaganap ang influence ng Pagbabalik ko si Sir Ka Eric no sa kanyang para sa kanyang pagpapatuloy na discussion patungkol sa CNN's ISW, medyo naputo lamang po kasi mahina yung internet connection ni Ka Eric. So partner, may mapa-shoutout ba tayo dyan sa mga sa comment section natin ng FB Live ano? So for the meantime partner, babasahin muna natin itong mga masusugid nating mga fans na walang sawang sumusuporta at nagko-comment dito sa ating program. So, unahin natin eh. Binabati ko po ang aking kapatid na nanonood rin po. Ito si Ma'am Carla N. Broniola from Barangay Kapinyahan, Naval Biliran. Ma'am, magandang tanghali po at maraming salamat po sa inyong panonood. Next is Sir Justin Joe Sulia. Good afternoon, Justin Joe Sulia from Bato, Biliran. Biliran. Sir, magandang tanghali rin po at maraming salamat po sa panonood. Ang butihin pong may bahay ng ating brigade commander na si Ma'am Lynn Lore Franco Oliveros. Ma'am, magandang tanghali po. John Mark Miracap Eleptico, sir. Magandang tanghali po from BS Cream. From Barangay Burabod, Leyte. Magandang tanghali po. Ito naman si Joma Guasis. Thank you po sa panonood sa ating aming programa, sir. Zaldi Escoton, Zaldi A. Escoton Jr. from Barangay Hulita, Biliran. At ito rin po, pa-shoutout ako sa aking classmate, Ellen Catalia from 93rd IB. Jericho Palenzuela Mahayag from Katmon, Navalbiran ako. Partner, parang napapansin ko eh, halos mga taga na biliran ng ating mga viewers ngayon. From Jericho Fernandez, mabuhay ang 802nd Fearless Brigade. Thank you, sir. At ikaw rin po, sir. Mabuhay po. And lastly, Juan Tandaya, sir. Maraming salamat po. Okay. So partner, atin pong i-welcome mga ang isa sa ating resource speaker na si mari mo bang ipakilala partner ng ating isa okay. Sa isang mga resource speaker natin sa hapong ito. Yeah. Ang susunod po nating resource speaker ay representative mula sa Department of Foreign Affairs, Region 8, Sir Charlie Cinco, for his short statement, sir, about the programs and services na ginagawa ng DFA and their functions. Sir, good afternoon, sir. Sir Charlie Cinco, sir, magandang hapon po, sir. Pwede po ba kayong magsalita, sir, or magbigay ng mensahe, sir. Sir Charlie, sir.
Sir Charlie Cinco, sir, ng DFA Region 8. Maaari nyo na po, sir, umpisahan ang iyong short statement, sir, particular sa ating topic sa sa inyong inyong opisina, sir, sa inyong Department of Foreign Affairs Region 8. Hello, good afternoon. Good afternoon, hello, sir. Naririnig po ba ako? Yes, medyo sir. Sorry, medyo malabo. Ano rin yung internet connection ko. Yeah, wala akong camera. But short talk lang. Ang Department of Foreign Affairs kasi, so siya yung cluster head ng international engagement ng NTF ILCAC. Lahat po ng project is being handled by our home office sa Manila, which is the Office of the Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs, which ang main ano naman namin, ang main function nila, I mean, ng opisina na noon, is to facilitate ng mga or parang endorsement kung ano ang nakapagsunduan ng National Task Force, kung ano yung gusto nilang ipano sa international engagement na idadaan sa mga embassy natin. As of now, naghihintay lang po ang DFA kung anong project ang gagawin ng NTF ILCAC para ma-facilitate ang project. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir, sa inyong short message, particular sa inyong opisina, sir, no? So sa ating mga participants at saka sa ating mga viewers sa ating FB Live, YouTube, Twitch, Instagram, Twitter ay maaari na po kayo nga mag-send ng inyong mga questions or magtanong sa ating mga resource speaker para sa karagdagang kaalaman, no? Kasi napaka swerte po natin ngayon kasi nakasama natin isa sa kadre ng national team kadre sa Pilipinas, si Ka Eric. So, mayroon po bang gustong magtanong sa ating mga, galing sa ating mga participants bago tayo pumunta sa comment sections na may mga katanungan din doon sa ating FB Live, sa ating mga participants dito sa Zoom. Magandang hapon po sa ating lahat, mga participants. Sir, ma'am, magandang hapon po, sir, ma'am. Sa ating mga participants, may mga katanungan po ba sa inyo? Magsalita lang po, sir, ma'am, sa may gustong magtanong patungkol sa ating topic ngayong hapon. Kung wala silang katanungan, pwede din silang magdagdag ng additional inputs or recommendations para sa ikabubuti, no, ng ating kasalukuyang ginagawang effort na to dito sa counter ISW. Yes, sir. So sa ating mga participants, amin po kayong magdagdag ng kanilang mga inputs patungkol sa ating efforts, ano, Usma ay mare lang po magsalita para mabigyan po natin ng oras at marinig po ang inyong mga opinion, suggestion or komento. Sir, ma'am, sa ating mga baka may mga comment o may mga questions yung ating makasamahang from the PNP. Itong PNP kasi malaking may tutulong nila nito sa atin, no, sa pag-identify kasi wide area operations nga ito ng CPPNPA, no, na binanggit kanina ni Ka-Eric. So dito sa mga wide area din sa lugar natin, dito din na nagsasagawa sila noon ang mga allied organizations nila na nakakonect sa international. So kung merong mga impormasyon, may mga suggestion, ang ating mga kaibigan sa PNP ay pwede nilang maibahagi sa atin ngayon, no, sa ating discussion. Yes po, sir. Sini ba ang PNP?
So patuloy po tayo sa ating webinar on CPP NPSND NPNDF's International Solidarity Works. So may mga katanungan na po tayong nakuha galing sa ating mga viewers, no? Babasahin po ng aking partner. Partner, pwede po bang mabasahin ang unang tanong ng galing sa ating mga participants? So ito po ang first question ay binato ng ating mga participants. Ngayon na na-declare na at napirmahan na ang Anti-Terrorism Act of 2020, authorized pa ba mag-rally ang komunistang partido sa ating mga lansangan? Sinasasagot. Ako ang sasagot siguro, no? Tungkol sa tanong kung authorized pa ba? Yes, sir. Paghayag ng grievances, no, ng mga hinanaing ay protektado ito ng ating saligang batas, no. So kung may ikaw ay hinanaing, no, sa ating gobyerno, malaya mo itong maipapahayag at proteksyonan ito ng saligang batas. Kaya yung may mga hinanaing, yung mga may gustong iparating sa pamamagitan ng pagmartsa ay hindi, sa pagkakaalam ko, hindi ito bawal, no? Hindi ito saklaw ng ating anti-terrorism law. Provided na wala din itong iba pang mga batas, no? Kagaya ng ating protocol sa pandemic, ito ay may kaukulang permit, no? Na binibigay ng mga lokal na pamahalaan, ay malaya nilang isasagawa. Ang pinagbabawal is yung pagsuporta sa terorista, yung pag-recruit, no, ang pag-armas, no, yun ay may mga bagong provisions, no, na hindi ko masyadong kabisado dahil hindi ko naman masyadong napag-aralan ang anti-terror law natin, na maari nang magagamit, no, para talagang mapalakas ang ating kampanya dito sa pagsugpo nitong terorista. Pero doon sa katanungan kung pwede pa rin gagawin ang mga rally, basta may permit sila, wala silang ibang nalalabag na batas, hindi sila hawak ng armas, hindi sila makapag-obstruct ng traffic, no? Hindi sila manunumog doon at magkaroon ng usok, no, na magkaroon ng pollution sa ating mga hangin kasi makakabiolate sila ng Clean Air Act. Walang vandalism, peaceful ang kanilang pagsasagawa. Eh, pwede nilang gagawin yan. Hindi naman bawal yan. So, yun siguro ang I hope I have answered the questions. So, sa ating mga participants, no, sa nagtanong, narinig niyo lang po ang sagot ng ating resource speaker na si Sir Bestwer Sir, no? So, ang paglalahag ng inyong mga hinanaing sa ating pamahalaan na hindi po talaga ipinagbabawal as long as wala kayong nasasaktan, wala kayong hindi niyo ginagamitan ng gahas, tapos hindi kayo sumusuporta sa grupong terorista, no? Kasi we are living in a democratic country. So, ngayon partner, babasahin natin yung pangalawang tanong, ano? Sa ating PNP, sa mga PNP natin na participants, sir, mayroon pa po kayong karagdagang kasagutan patungkol sa unang tanong. From the late PPO, sir. Pwede po ba naming hingin ng inyong panig patungkol lamang po sa katanungan na ibinato ng ating mga participants, sir? Kung maaari pa rin po, authorized pa rin po ba na mag-rally ang mga komunistang partido sa ating lansangan despite the fact na na-declare na po at napirmahan na ang Anti-Terrorism Act of 2020, sir? From Liti PPO, sir. May karagdagang sagot pa po kayo, sir, from Liti PPO. Tama naman yung sinasabi ni Sir kanina. So as long as na walang nalalabag na batas, pero doon sa anti-terror law natin, yung pagsuporta yung bawal. So siguro, kung may mga placard dyan na nag-i-insight para sa pagsapi sa mga CPP sa mga terorista, o di kaya ay magkumbinsi sa mga tao
siguro pwede natin yun i-charge sila sa violation sa anti-terror law. Yes, sir. Kasi so far naman, sir, ang ating bansa ay ine-exercise natin ng freedom of expression. So, allowed pa rin po na magkaroon ng rally as long as hindi po siya hindi po nagpapakita na sumusuporta po sa makakaliwang grupo, sir. Tama po ba, sir? Tama yun, tama yun. Oo. Yes, sir. Para sa pangalawang tanong, atin pong babasahin, ha, partner, no? Bakit hanggang ngayon hindi pa mahuli-huli si Joma Season kahit alam naman nila na andun sa Netherlands nakastay si Joma? Ayun. Sa ating resource speaker, sir. So may nagtanong, sir, bakit daw hindi pa mahuli-huli si Joma Season ngayon? Gayong alam naman ng lokasyon ni Joma Season, sir. Yes, partner. Napaka-komplikadong tanong. Sa gustong sumagot, pwede po natin pakinggan ang inyong mga kasagutan patungkol sa tanong ng isa sa ating mga audiences, netizens na nag-comment sa ating FB live. Sir Bistur, sir. I-research ko yung specific na provisions ng ano tawag nito, kung bakit may safeguard si ano no si Joma Season doon sa Netherlands, no? Yes. Hindi ko maano yung specific na provision. So hanapin muna natin 'yon para eksakto talaga yung sagot natin. Ibabalik natin 'yon. Ibabalikan ko yung sir. Tanong ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So sa pangalawang tanong, atin pong babalikan ang para sa tamang kasagutan, no? Kasi mayroong mga tamang sagot para sa tanong na yan kung bakit hindi pwedeng hulihin si Joma Season doon sa bansa ng Netherlands, no? Kasi may sarili silang batas na ipinair sa kanilang bansa kung saan doon si Joma Season na nakatira ngayon. At no. Partner, para sa pangatlong tanong, partner. Okay, for the third question naman po, may mga posibilidad po ba na lahat ng kabataan na nasakop at nadoktrinahan o na-recruit ng mga makakaliwang grupo ay maimbestigahan o makulong dahil sa pagsali sa CPP, NPA, NDF? So, ano yung... Nais po namin marinig po. Pakiulit yung tanong, ano yun? May posibilidad na maaaring maimbestigahan at makulong? Ang mga sumali. Ulitin ko lang po, sir, ah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. May mga posibilidad po ba na lahat ng kabataan na nasakop at nadoktrinahan o na-recruit ng mga makakaliwang grupo ay maimbestigahan o makulong dahil sa pagsali sa CPP, NPA, NDF? Tama, no? Malaki ang posibilidad talagang makulong sila. Dahil pag sumali na sila doon, no? Magawa kung sila ng armas, ay kinukonsider na silang terorista. Pero ganun pa man, no? Ang direksyon na ating sinasagawa, no? Para dito ma-address natin ito, kinukonsider natin itong mga kabataan na bigkas din ng panlilinlang nitong CPP, NPA, NDF. Kaya kahit na sila ay naging membro, no? Kung sila ay kusang loob na bumalik sa ating pamahalaan, kinukupkup pa rin sila ng ating pamahalaan at tinutulungan na makapagpanibagong buhay. Kagaya ng mga nang ginagawa natin sa tulong ng iba't ibang agency na tulungan itong mga dating former rebels, no? Yung mga former rebels natin na makapagpanibagong buhay. Ayaw nating makikita, no, na ang ating mga kabataan ay masisira ang kanilang kinabukasan. Ayaw nating makikita na yung mga kabataan, no, na para mga anak na rin natin at kapwa din naman natin Pilipino ay mamamatay doon sa mga inkwentro na nangyayari. Pero kailangan nating gagawin yon dahil gusto nating proteksyonan ang iba pa nating mga kababayan na nais na mamuhay ng tahimik. So sila ay may mga armas, nagasik ng terorismo, no? Tinatakot nila ang ating mga kababayan sa mga liblib na mga lugar at kailangan nating i-address ito, no?
So sa ngayon sa bagong terror law, no, pinalalakas ang mekanismo ng ating batas, no, para sugpuin itong mga teroristang NPA na to. So open pa rin naman, no, hanggang ngayon, no, may mga programa tayo doon sa nagnanais na tumigil na sa kanilang armadong pakikibaka at binibigyan pa sila uli ng pagkakataon ng ating gobyerno sa tulong ng ating National Task Force LCAC, no, at ang buong makinarya ng gobyerno kasama na diyan ang mga ibang mga organisasyon na ating kalyado para tulungan ito silang nagnanais, no, na pamuhay muli ng tahimik kasama ang kanilang mga pamilya. So kung mga meron dito, no, na mga nakikinig sa ating Facebook Live, samantalahin niyo rin itong pagkakataon, no, na binibigay sa inyo ng gobyerno at muli, no, mamuhay na kayo ng tahimik. No, tigilan niyo na yung pagpakahirap din sa bundok samantalang nag-i-enjoy naman, no, ang inyong pinaka-leader, no, na si Joe Masison doon sa the Netherlands na siyang nagdidikta sa inyo. Kayo ang naging instrumento ng kung bakit nagkaroon ng karahasan dito sa ating bansa. At ang inyong pinaglalaban ay talagang hindi naman makatugon sa kasalukuyang estado, hindi naman makapagbabago at makapagpaunlad sa kasalukuyang nangyayari dito sa ating bansa. Mapapaunlad lang lang natin itong ating bansa kung lahat tayo, no, ay nagkakaisa at nagtutulungan. Hindi yung tinataniman ng galit ang inyong puso para kalabanin ang gobyernong bagamat may mga pagkukulang ay gumagawa naman, no, ng nararapat na hakbangin para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Sa nagpadala ng tanong ay naway na sagot ni Sir ang inyong katanungan, no? So maaari po silang makulong at maimbestigahan kung sino man po ang inyong mga kakilala dyan na sumasali sa mga ganyang grupo, ay may panahon pa po na magbago at magbalik loob para sa mapayapang pamumuhay, no? Hindi pa po huli ang lahat para sa pagbabagong buhay. Dahil welcome na welcome po kayong magbalik loob dito sa ating gobyerno. Okay, partner. Pansamantala po muna nating puputulin ang mga katanungan dahil i-welcome po natin ang isang former rebel, Emmy Novella, ma'am. Ma'am Emmy? Ma'am Emmy Novella. Yes po. Good afternoon po, ma'am. Yes po. Good afternoon din po. Ma'am, pwede po ba namin, pwede po ba kayong magbigay ng inyong mensahe or ano po ang inyong masasabi po tungkol po sa ating napag-usapan ngayon po, ma'am? Connection. Ma'am Amy? Ma'am, naririnig ka na po namin, ma'am. Yes. Maaari na po kayong mag-umpisa sa... Yes, ma'am. Good afternoon po. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am Amy Novella, ma'am. Ma'am, pwede yes, na po kayong mag-umpisa sa inyong... Yes, sir. Sige po, ma'am. About po sa tinatalakay po ngayon, no, yun po yung tinatalakay ngayon is more on po sa pang-international po. Ako po isang, anong tawag nito? Ako po ay galing po sa red area po. Isa po akong red area po, hindi po ako masyado ano po sa pang-international na pag-organize po kasi hindi po ako bati doon. Batid po ako mag-organize po sa red area. And then po, yung sa international po na pag-organize po, yun po yun ang white area po na tinatawag nating white area. So, andugtong po dito sa white area, dito po,
pwede po Bisaya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pwede, pwede. Sir, pwede po ma-request Bisaya na lang. Pwede, ma'am. Pwede, ma'am. Pwede. Ah, dinhi po sa Liti. Ako ay dinhi po. Ah, sige. Dinhi ko nagalihok sa Liti, sir. Ah, dinhi yes, ko nagalihok. Ang pagka, ano ko lang po, batid po ako dito sa nagalihok sa arid area po. Ang gihisgutan kanina is about sa international. So ang dugtong po natin doon sa internet na international sa ibang bansa po at saka dito po sa Liti is yung LCDE po. Sila po yung kumikilos po, yung white area. Nadugtong po yung LCDE. Hindi po masyado ako makabigay ng magandang hindi ko kaya ka maka-explain sa kanang about sa pang-international na pag-organize tungtong sa LCDE tungod kay dili ko batid dito kay wala ko nagalihok og dugay sa white area. Sa red area lang po ako. Ako sa red area ay isang organizer din po paano mang recruit og mga kabataan. Nangre-recruit lang po kami na sa mga bata po kung saon na mo pagpa full-time para maggunit gihapon og armas para unsaon labanan gihapon. Kaniadto nga kami to pa sa bukid unsaw na mo labanan ang gobyerno sa una nga panahon. Yes, yes po. Yung patungkol sa to misgutan mo man ang LCDE ma'am pan paano mo nasabi ma'am na may connection yung LCDE ma'am? Kay si LCDE, sila ang nakigdugtong sa pang-international para makakuha og fund. Si LCDE sad ang hindugtong adto sa mass base sa Armadong Group. So, ang sila nagbibigay. Kay sila'y muhatag. Halimbawa, sir, dili ko kayo batida ng akuan kay pang-white area na siya nga trabaho. Si LCDE ang trabaho ana para makakuha sila og mga fund gikan sa ibang bansa para ilang gihapon gamiton diri sa organization og ngadto sa white area og sa red area. Tapos na sila'y mga sila'y mga kagamitan nga ilang ihatag ngadto sa mass base sa Armado ngadto sa mga organization nga mao'y ni suporta ngadto sa mga red area nga ni suporta sa Armadong grupo po. Kumbaga ang LCD ang pinakatulay sa mga financial matters sa para ngadto sa mga Armadong grupo nga masuportahan ang ilang mga kagamitan, medical, manginganak, ma'am. Mauna yung pasabot, ma'am. Apin na siya, sir. Tanan na. Halos tanan na nga kagamitan. Sa yes, paragong mga kagamitan. O sa paragong mostly sila. Dito sila musulod sa kagamitan, sa mag-uuma. Ang mga mag-uuma, sir, nga, giingon nga, mauna, ang kanang mag-uuma, sir, mauna siya gitawag o mass base sa Armado nga grupo. Tungod kay ang mass base, mauna yung hinsuporta nga dito sa Armadong grupo para padayon sila nga nabuhi sa bukid. Kay ang mas bisman mo'y nagbuhi sa mga Armadong grupo, sir. Yes, ma'am. Ma'am, may tanong pa po ano, ma'am, si kapartner ko dito, si Perlis Trooper Cynthia, mga partner, yung Madali sa ma'am, ha? Ma'am, ako'y another question, ma'am. Unsa na organization sa imong nahibal-an na naglihok sumala sa imong experience, ma'am? Unsa ra nga organization sa imong nahibaw-an nga naglihok sumala sa imong experience? Unsa nga organization ang ako na experience? Unsa pa nga mga organization? Ang imong nahibal-an, ma'am, nga naglihok sumala sa imong experience as former rebel, ma'am. Maliban sa LCD, ma'am. Ako, ma'am, sa kadating. Maliban sa LCD, ma'am, nga organization, ma'am. Ano pang ano nga organization pa ang imong nahibaw-an nga naglihok o nintabang nisuportaan ng mga teroristang grupo diri sa atong lugar, ma'am? Ma'am Amy, ma'am? Okay, no. Yes, sir.
Dili ko kayo kapuan, dili ko kay kahatag sa uban nga organization na pang international organization nga hing suporta diri sa armadong grupo dinhi sa Leyte, particularly dinhi sa Leyte. Kay ang ilang automatic nga dugtong sir, dili ang red fighter, white area sir nga under sa LCDE. Okay, ma'am. Kay na experience man na po sir nga kanang ang LCDE sa una nakadawat og kanang mga pundo, mga funds gikan sa international nga mo ini suporta din sa Pilipinas nga naghatag sila og kanang mga parehaan ng mga kabaw, mga kanang pala, mga guna, mga ana sa mass base sa armadong grupo. Og sa adto naman sa armadong grupo ang connect, ang connectan na diretso ngadto sa LCDE yung mga commander o katong mga pinan. So, nipsan na diyang kanang mga kagamit, mga business. Dili na ko makakuan, makadetalye sa uban nga mga nisuporta kay nagaliho ko sa red area lang. Oh, ma'am, mga connection-connection na lang akong naabutan nga. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat, ma'am, sa inyong panahon at oras na ibinahagi sa ating webinar na ito, ma'am. Tuloy po tayo sa mga tanong na ipinadala ng ating mga participants at mga audiences or netizens sa ating FB Live, ma'am. Sa partner, so ano bang ibang tanong, partner, na pwede natin papasahin natin, partner? So eto, partner, isang question na binato. This question is intended for the Department of Foreign Affairs. Sir Charlie Cinco, sir, ito pong katanungan, sir, ay para po sa inyo, sir. Ito po ang question, sir. Ano po ba ang ginagawa ng DFA para makontrol yung mga NGO na nag-ooperate sa Region 8 na kung saan maaaring sila ay ginagamit ng CPP sa pamamagitan ng ISW? Sir Charlie Cinco, sir, ang tanong na po iyon ay para sa inyo. Sir Cinco, sir, ng DFA Region 8. Sir Cinco, sir, ng DFA. Ito po yung tanong, sir. Ano po ba ang ginagawa ng DFA para makontrol yung mga NGO na nag-ooperate sa Region 8 na kung saan maaring sila ay ginagamit ng CPP sa pamamagitan ng ISW? Sir Charlie Cinco, sir. Sir Cinco, sir, naririnig niyo po ba kami, sir? Okay, partner. So, balikan na lang natin okay. Si Sir Cinco since nagka-experience siguro ng technical problems. So, proceed tayo sa ibang tanong, partner. Yes. So, ito naman po ang next question. Ano-ano na po, sir, ang mga list of counter-international solidarity works ng ating gobyerno, sir? At gaano na po kalawak ang abot nito sa mga vulnerable sector sa ibang bansa? Sino, para kanino yung tanong? Kahit kanino po, sir. Sino po ang naisumagot sa katanungan, sir? Ang tinatanong niya ay listahan ng mga ISW network. Ano, sir? List of counter-international solidarity works, sir, na ginagawa ng ating gobyerno, sir. At gaano na po kalawak ang abot nito sa mga vulnerable sectors sa ibang bansa? So basihan natin 'no yung pinresento kanina 'no na 5 is concept, yung mga 5 tracks 'no na paano siya sagawa. Sa kasalukuyan ang nangunguna diyan is yung international engagement cluster ng National Task Force LCAP 'no. Sa international, as far as the international level is concept. So dati 'no may mga ginagawa na mga information awareness campaign, yung international engagement. Ang international engagement cluster, no, na nagpabilang noon si General Parlade, no, na dating J7 at ngayon ay commander na ng Southern Luzon Command. So doon, no, sa kagaya binanggit ni Ka Eric kanina, may mga network of organizations sa Europe, no, sa Australia,
sa US na na-identify na may mga nabibigay na mga aid or tulong dito sa mga organisasyon dito sa Pilipinas, no? Na part noon ay napupunta sa CPP and PANDF, no? Ang example din noon kanina yung binanggit ni Amy, no, na isang organisasyon na siya rin ang namamagitan, no, sa mga gawa, sa mga effort doon sa international community. So as far as right now, no, wala na akong idea, no, na sa doon sa international level about the current efforts na kanilang ginagawa. But I'm sure tuloy-tuloy pa rin, no, ang ginagawa nilang pag-educate, no, pag-engage sa mga stakeholders sa international, pag-engage, pag-educate, pag-establish ng partnership, no, pag-enhance ng partnership para ma-totally ma-eliminate natin ang international solidarity works nitong CPP and PA sa international level. Dito naman sa atin, no, dahan-dahan pa lang tayo nagsimula dito by identifying the organizations at the local level, no, dito at the regional, no, dito sa Region 8 for example, to be specific dito sa area natin sa Leyte, Southern Leyte and Biliran, na kaalyado nila. So si Amy kanina may nabanggit ng organisasyon at maaari sigurong pagtuunan ng pansin ito ng ating kinaukulan, no, ng ating provincial task force LCAC, no, upang tingnan din ito, itong organisasyon, no, na LCDE na binanggit kanina ni Amy Novela kung paano nga talaga ang ugnayan. Kasi ang nagsalita mismo yung former rebel, you know? So pagka na ano ito, maaaring mapuputol na natin ang kanilang ugnayan at matigil na natin ang pagsasamantala nila at paglilinlang sa ating mga kababayan na ginagamit nila para makapagkalap ng pundo na hindi naman napupunta sa kanila, no? Sa tamang pupuntahan, no? So, yun yung isa sa masosolve natin, no? Mapipigil na natin, wala nang support ang armadong grupo na manggagaling sa international area at matulungan talaga natin ang nararapat na tutulungan, no? Yung mga naghihirap nating kababayan na hindi dapat pagsamantalahan kundi pinagtutulungan pa, no? Ginagamit lang kasi sila, eh, no? Nakikita natin yan. Yung former MPA rebel pa mismo ang nagsabi na ganyan. Dati, sa tayo sa AFP, sa PNP, no? Sa security sector, doon na lang tayo sa paghanap ng ano, eh, no? Ng armado. No? Marami na tayong napatay, marami na tayong napasurrender. Pero kung patuloy pa rin, no? Yung mga gawain nilang mga ganito, at hindi ito alam nung kung sino man ang may malaking influence, no? Para masugpo ito, by magre-retire na lang tayo, no? Yung mga private ngayon, mga tinyente ngayon, baka magre-retire na lang, hindi pa natin matapos. Pero kung mapigil natin ito, mahihina sila, wala na silang marirecruit, wala na silang support sa taong bayan, wala na silang support sa international community, may malaki ang posibilidad at puruhan na magtatagumpay tayo sa ating mga na talagang makasan itong communist armed conflict. So yun siguro ang aking quote doon sa tanong na binigay. Thank you, sir. Sa nagtanong ko, sana po ay may nakuha po kayo sa sagot ni Service Tour. So, puputulin ulit po natin ang mga tanungan at papasukin po natin muna for isa nating bisita naman na former rebel din, si Ma'am Cherlita Solatorio. Ma'am Cherlita? Ma'am Cherlita Solatorio, ma'am. Maaari po ba kayo magsalita? Okay. Hello po, good afternoon po. Yes po, ma'am, good afternoon. Good afternoon po. Yes, ma'am, good afternoon. Good afternoon. Pwede lang ako bisaya, ma'am? Yes, ma'am, sige, ma'am. Pwede ka na magsugod, ma'am, sa imong gustong sugdan nga pasok. Usan naman lang siguro ba nga ang hello po. Sige, ma'am. Yes, ma'am. Continue, ma'am. Padayon lang, ma'am. Padayon. Nabatihan ka, ma'am. Kadugtong lang po sa bisulti ni Amy Novela. Ang yes, kabahin sa usapod ako ka
IPR sa Leyte nga naglihok pugo sa red area. Ang gingon niya nga may association nga dugtong o support sa kuan sa red area, ang gingon niya ang mga farmers, ang mga mag-uuma nga usa nga na unite sa mga new peoples para sa unsa nga mag-support sa ila isgutanan sa material o uban pa nga panginahanglan nila sa ilang kaugalingon, mga school supply, nadha nagkuha o sa mga farmers, mga ginagmay lang. Tapos, isgutanan po sa aliado, di hapon makakuha o mga kas asistan, mga labi na sa mga arbikiyo. Usapon ko nakalihok o diha sa white area pero kadali ra. Daghang klase ang sa nag-support sa hispatanan sa daghang nag-support. Hello ma'am, hello ma'am. Hello ma'am Charlita. Hello ma'am. Oh. Hello po ma'am. Okay. Yes, continue, continue. Padayon lang sa imong pangsulti, ma'am. Yan. Padayon lang, padayon, ma'am. Napa- yes, ma'am. Sige, ma'am. Sige, padayon, ma'am. Ma'am, Charlita, ma'am, padayon lang sa imong gisulti, ma'am, kay nagbalik na imong tingog, ma'am. Balik na imong signal. Ipadayon ako po. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Padayon lang, ma'am. Na dapatayan na ka na, ma'am. Balikan po natin na maya-maya ang ating isang former rebel na si Ma'am Charlita Satorilla. Okay, so ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa po ng mga katanungan. This question came from River Ami. Ito po ang question. Sir, ma'am, bakit po ang daling umaksyon ng human rights kung mga NPA ang namamatay sa bakbakan, sir, ma'am? Bakit po, kung mga NPA ang, kung sa panig naman po ng AFP at PNP, dead ma lang ang human rights? So, sa may, sa gustong sumagot ng tanong ni River Ami ay, pwede niyo pong sagutin, sir, ma'am, ang ganyang katanungan. Kung bakit daw pag NPA ang namamatay sa bakbakan ay agad-agad ang aksyon ng human rights, samantala kung ang panig, sa panig naman ng gobyerno ang namamatay sa bakbakan ay parang walang nakitang walang narinig na balita ang ating human rights. Sa gusto, ma'am, pwede po kayong sumagot. Sa kabahin na nga pangutan na ma'am, nga ang gingon nga kung ang to sa bukid ang maigo mo, lihok dayon ang human rights tungod kay ang human rights hawak sa dun sa kabukiran. Kung sila ang mo-react dayon, mo lihok dayon kung ang taga, ang bukid, ang dunay igo o dunay mga sampa nila, mo din mo lihok din ang human rights tungod kay nag-support na sa bukid. So ang nintubag sa panguta, ang sumagot sa ating katanong ano ay ang isang former rebel. Ang sagot ni Ma'am Charlita ay hawak daw ang human rights sa mga rebuilding grupo sa bundok. Kung kaya't bakit kaya ganun ang sitwasyon. Ma'am Charlita, may karagdagan lang po akong tanong, ma'am. Yes, paano po. Paano niyo po na sabi, ma'am, na yes, hawak po ng mga makakaliwang grupo, ma'am, ang human rights, ma'am? Kasi po, tungod sa ang plano to, nga to sa bukid, ihandaw na nga rin sa legal, ma'am. Mulihok ang legal tungod sa plano sa diri sa red area.
Kay ang kadugtong niya na red area ug white area usa lang na. Okay, ma'am. No? Okay, ma'am. So ma'am, pwede niyo pa nga pwede ma'am, pwede ba nimo mas klarohon ang tubag ang kanang partian ng human rights, no? Napabakay mas klaro nga explanation mahiunong anang pangutan na, ma'am. For example, ang sa human rights, dugtong sila po dito sa sagupa. Ang sa sagupa, ang ilang mga, unsa ilang gilihok diri sa mga isugatanan sa legal, gikan na ang ilang gilihok, gikan na nga plano dito sa bukid, ang sa red area. Tungod kay partido, nagkupot diri sa isugatanan sa sagupa or sa human rights, sila control na gikan sa bukid. Yun lang po. Patrick? Yes, sir. May i-clarify lang ako doon sa statement ni Sherlita, no? Ang statement niya nagagaling sa perspective ng isang dating NPA na gumagalaw doon sa red area dito sa area natin sa Leyte, no? May clarification lang ako, no, doon sa tanong na bakit daw mabilis sumigaw ang human rights, no? Ang human rights office talaga mismo is hindi naman talaga sila yung sumisigaw, no, kundi ang trabaho nila ay pag-imbestiga ng mga human rights violation, no, in fairness doon sa mga kilala nating naka-assign doon sa Office of the Human Rights, no. Trabaho nila alamin, imbestigahan ang human rights violation na kung sino man laban sa ating mga tao. Ang kadalasan, no, na sumisigaw ng violation ng human rights, no, lalo na pagka NPA ang namatay, ay yung mga grupong nagtatago o nagpapakilala bilang isang human rights defenders or human rights advocate kagaya ng karapatan, no. So ang karapatan, mabilis yan sila sumigaw pagka may namatay na NPA, sabihin nila may human rights violation sa dahil namatay ang ordinaryong magsasaka, no? Kahit na nakuhanan mo na ng armas, sabihin nila magsasaka. Pag may nahuli ang PNP o yung AFP na teroristang NPA, sabihin nila hindi yan NPA, kundi ordinaryong mamamayan at nalabag ang kanilang karapatan dahil sila ay nahuli, sila ay namatay, yung gano'n. Pero dati hindi tayo nagsasalita na against sa kanila, no? Ngayon, part ng ating strategic communications ay ipapaalam sa tao, no, at pinapaalam din sa office, no, ng human rights na itong karapatan na to ay talagang kalyado ng grupo at sila ang tagatakip, tagatago sa tunay na pagkakakilanlan itong mga grupong mga nasawi, yung mga grupong namatay sa encuentro, yung ating mga nahuli, yung ating mga nag-surrender, no, na gusto nilang ibalik dun sa kanila eh, dahil kasama nila yon. So, pinapalabas nila na hindi ito rebelde, na pag namatay, na-violate ang kanilang karapatang pantao dahil talagang ganyan ang trabaho. So, maliban dyan sa karapatan, yung iba pang mga kalyadong mga party list, no? Alam naman natin na lahat yan kasi nailahad naman yan dun sa national level, na yun din ang kanilang mga propaganda narratives, no? So, natural yun na ganun ang kanilang gagawin. Ganon ang kanilang isisigaw dahil yun ay bahagi ng kanilang dual revolutionary tactics upang pagtakpan ang katotohanan na talagang mga rebelde ito na kinamumuhian na ng ating mga taong bayan. So pinapalabas nila na yung tao na mamatay at namatay ito dahil sa panggigipit, pang-aapi, pasista at berdugo ng mga reaksyonaryong gobyerno ng rehimeng Duterte. Yun yung mga palaging sinasabi nila. So kung hindi tayo gagawa ng ganun, hindi natin ipapakita ang tunay na kulay, marami maniniwala sa kanila. Pero ngayon, palagay ko, unti na lang o baka wala nang naniniwala sa kanila. No? So yun ang sagot doon. In fairness doon, no, sa mga kaibigan natin doon sa human rights. Oh, yes. Yes po, sir. Sa ating mga participants, narinig niyo po yung explanation ni
Sir Mister, no, sa tatang tanong patungkol sa ano, human rights ng mga aksyon. So River Ami, nawa po yung nasagot po ang inyong mga katanungan. So proceed po tayo sa susunod na question from Gulliver L. Sinieres. Meron na ba implementing rules and regulations ang ATL? Also, may rules of engagement na ba sa implementation ng ATL by the PNP and Eastern Mindanao Command AFP? ATL means anti-terrorism law. Sa ating PNP officer or personnel na nandito ngayon na nakikinig, so pwede niyo po sira sagutin ang tanong, no? Kung meron na bang implementing rules and regulation ang anti-terrorism law? Also, may rules of engagement na ba sa implementation ng anti-terrorism law by the PNP and Eastern Mindanao Command, no? So sa ano to? Mindanao. Pero may mga PNP officer po tayo nga kasama sa ating webinar. So sir, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa gustong sumagot ng tanong na ito ay maaari lamang po nga magsalita. Sir? Sa ating mga taga PNP, sa next na katanungan, ano, partner? So, from Bibet Domingo. So, this question is intended for Colonel Bistour, sir. Yes. Have we also involved our business sector since also part of our stakeholders? To Sir Bistour, sir, from Bibet Domingo, have we also involved our business sector since also part of our stakeholders? Tama po yan, no? Ang mga business sector is part of our stakeholders, our external stakeholders, at nakikita natin, no, na malaki ang kanilang may tutulong sa ating kampanya na to, no? Pero initially, ang ating ginagawa is yung sa 5E's concept, no, is para i-educate lang sila. At sa ngayon, no, sa dito sa area natin sa ito 2nd Brigade AOR, yung mga internal stakeholders muna natin ang ating in-educate, no, yung ating kasalukuyang mekanismo na nabubuo na, yung mga members ng ating Task Force ELCAC sa provincial at saka sa municipal level. Pagka naintindihan na ng lahat ito, yung ating buong concept, yung how the ISW ng kalaban gumagana, at ano ang mga organisasyon na maaring involved dito, mas maganda kung hindi na AFP ang magpaliwanag nito, no, ng mag-implement itong ating 5E's concept, kundi yung ating mga party, mga partner organizations na. So kung ang mga business sector, no, na tinutukoy ni Ma'am Bebet kanina, pag na-educate, may educate din natin yan sila as the second phase, no, as our program progress, no. And magiging partner na natin sila at tulungan na nila tayo, mas mabuti 'yon, no, at mas maganda 'yon na sila mismo ang gumawa ng hakbang at support na lang tayo. Kasi talagang ang ating pinakapangunahing trabaho is i-address talaga yung armado, no. Mawala na sa atin yung burden na 'yon pagka may ibang grupo na gumagalaw as far as the implementation of our counter-ISW is concerned, no. Sa mga PNP naman natin, no, kung may gumagalaw na rin, makapag-focus sa kanilang primary role din ang PNP about doon sa criminality campaign, sa anti-drugs campaign, at saka iba pang mga inherent na trabaho ng police. Bago lang kasi itong counter-ISW concept natin, at in-strengthen pa natin dito sa area natin. Dahil sa tingin natin, mahalaga ang role nito na dapat may effort din tayo. Hindi lang tayo puro doon sa pag-abol ng armado,
puro sa pag-prevent ng recruitment, kundi pati itong pag-generate nila ng support ayon doon sa 5 tracks na diniscuss natin kanina, ay matugunan din natin. I hope nasagot ko ang tanong ni Ma'am Bebet. Ibigan natin yan si Ma'am Bebet. Thank you. Narinig niyo po yung kasagutan sa inyong tanong. Naway, klaro po sa inyo ang sagot ni Sir Bistwer. Sa ating Liti PPO po, Sir, magandang hapon po, Sir. Baka may karagdagang knowledge ka pa po, Sir, gustong i-share, particular sa ating topic ngayong hapon. From Liti PPO, Sir, magandang hapon po, Sir. Bali, dagdag ko lang na information, ano, tungkol doon sa tanong kung mayroon na bang IRR sa anti-terror law. So, sa kalaman ng lahat po, mayroon na pong guidelines ang anti-terror law natin na ipinalabas. Yun lang po ang may dadagdag ko. Southern Leyte PPO, sir, magandang hapon. Kung mayroon pa po kayong karagdagang idadagdag na sa ating topic or pang parting message na po, sir, sa ating webinar. Sa Biliran PPO, sir, sir, naririnig niyo pa ba kami, sir? Biliran PPO? Sir, pwede ba, sir, mayroon ako itatanong, sir? Oh, yes, sir. Sige po, sir. Sir. Sige po, sir. Ah. Sir, dahil kasi, sir, in-invite ko kasi yung mga Kikidot members namin. Yung kabataan kontra droga at krimen at terorismo. So ngayon, narito sila yung iba nakikinig. So sila ang nag-a-advocate sa anti-terrorism namin campaign sa PNP. So ngayon, sir, kanina, nasabi ni Ma'am Amy Bayon, yung former rebel, yes, na siya, sir, ay nagre-recruit o nag-organize doon sa mga red area para sumali sa MPA. Ang tanong ko ngayon, sir, sa kanya, kung pwede ba niyang maipahayag kung ano na ang kinahantungan ng mga kabataan na kanyang na-recruit at saka kung ano ang kanyang mapapayo sa mga iba pang kabataan. Thank you po, sir. Sa tanong, sir, Ma'am Amy. Ma'am Amy Nubila. Ma'am Amy Nubila, nagtatanong po si sir ng Liti PPO sa Kiki, yung mga kabataan, meron tayong mga participants sa Kiki Dat, ano, kung ano na ang nangyari sa mga ni-recruit nyo daw na kabataan nung nandun ka pa sa kilusa ng inyong grupo. No po? Kung ano na po ang magtatanong po ang Liti PPO kasama ng mga participants natin na kabataan kung ano na po ang kumusta na po yung mga na-recruit niyong kabataan sa nung ikaw po ay aktibo sa inyong organisasyon. Kung nasaan na sila ngayon, kung ano yung kalagayan nila. Ako po, ano, mayroon, sir? Ma'am? No, sir? Yes, ma'am. Ako po. Yes po. Anong doon pa po ako sa yung lahat ng ni-recruit po namin, kasi after pila ka years po, nakita po namin na hindi po maganda talaga, maling grupo talaga yung nasamahan namin. So, dahan-dahan po namin, mismo po ako, lahat po yung na-recruit ko, dahan-dahan ko ding nire-recruit para mag-uwi. Kumbaga, naka-uwi sila lahat bago po ako lumayas doon sa grupo po.
So ma'am, bali... Yes po sir, nakauwi po sila bago po ako naglayas doon sa grupo. Kung baga, pinauna ko muna sila bago ako. Kasi recruit ko yun, cargo ko pa din yun eh. So ibig mong sabihin ma'am, hindi pala maganda doon ang kabataan. At saka ano po ba ang may papayo mo sa kanila ma'am? Kasi po, dati po, nung ako pa ang nirecruit nila po, ang akala po namin talaga, o akala ko is, pag kami ay sasama doon sa grupo ng mga armado, ang pagtuo na ko, sana na akong mga pangutana matubag nila. Tungod kay naadito ang pangako nila nga tabangan kapag eskwela, problema sa panginabuhian, reforma sa yuta. Usasad na siya sa gitanaw. Muna siya ay kanang pinakauna nilang puhaon ngadto sa inyo, pamilya, or sa inyong lugar. Sika na siya, social investigation and class analysis. Muna siya gitawag nilang sika. Before kanila rekruton, ila isang tanaon o kung sa imo record, kung sa problema ninyo, hangtod nga ma-recruit ka tungod kay naa sa ila ang appeal na sa propaganda nila na tabangan ka, tananil mong yango-ungo ngadto sa gobyerno sa unang panahon nga wala gihatag sa amua, kaya nilang ihatag nga ri sa amua. Kumbaga, ang among akong pagtuwad to is ang pag-uban ako sa armadong grupo mao itubag sa kanan ako mga pangandoy. Kumbaga, ang among pagtuwad niya mga pinakatuig na pag-inuban-uban sa grupo, naka-realize mi nga dili gid maayo. Walay padulngan nga group, walay padulngan, walay kaugmaon. So hinahinay sad namo nga tanan namo mga na-recruit, hinahinay sad namo nga gikonbinsi para unsaon sad sila mo uli ngadto sa ilang pamilya, usa sad minang laya sa grupo. Okay. Buti pa sabot, puro lang mga panguwat, puro lang panguwat ang ilang mga gibuhat, di ba? Tinuod. Gani, tanan nila nga kanang mga pangako sa pang-recruit, tanan nila mga teknik sa pang-recruit, gibuhat sa dyan na maunsaon sa nga kami makarecruit po para mapunan ang hukbo. Kaya nagtuomi nga ang hukbo sa pakigbisog laban sa gobyerno, magdaog siya o so, siyang pagdaog, kami mautro sa bi para sa amo kaugmaon. Pero ang mautro siya among pagtuo nga, dili judi ay pinuod. Tanan nilang gibuhat, pulos uwat-uwat lang. Di ilad na sa bi. Okay, salamat po. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Yun nga po, ang ibig pong iparating ni Ma'am Emmy ay pinangakuan, gaya nga ng palagi nating mga naririnig mula sa ating former rebels, pinangakuan nga rin sila ng mga matatamis na pangako mula sa makakaliwang grupo na sila'y pagpapaaralin at bibigyan ng magandang kinabukasan. Yun nga lang, at the end of the day, puros lamang pala ito kasi nungalingan. At later on, na-realize nila na mali na ang kanilang tinatahak na daan at dahan-dahan silang umaalis sa pagkakatali mula sa makakaliwang grupo. Ang sabi ni Ma'am Emmy, yung mga dati niya daw na mga kabataan na na-recruit, yes, ay habang siya po ay nasa kilusan pa, unti-unti niya rin pong hinahatak papalayo ang mga kabataan. Para po, sabi niya nga po, nang siya'y makaalis sa grupo, lahat po ng mga na-recruit niya, nawala, naalis rin po sa makakaliwang grupo po. Sa ating mga participants na nakikinig at patuloy na, sa ating mga netizens na nanonood sa ating FB Live, atin pong pakinggan ang mga kumbaga mga parting message ng ating mga resource speaker, no? Si Colonel Noel Bestler ng Deputy Brigade Commander ng 802nd Brigade, sir. Magandang hapon ulit, sir.
Magandang hapon din na Patrick at saka kay Kapirles Cynthia, no? Bilang parting message ko, no, gusto ko lang mag-comment muna doon sa binahagi ni Amy, no, na bilang recruiter nakita niya ang napagdaanan niya ang proseso ng pagre-recruit at hanggang napatunayan niya na hindi naman pala talaga masusold ng armadong pakikibaka ang mga kasalukuyang suliranin, no, o ang mga kasalukuyang problema na hinaharap ng ating bansang Pilipinas. So si Amy at saka si Sherlita ay buhay na patunay na ang armadong pakikibaka ay hindi makaka-solve talaga ng problema natin. So they learned their lessons the hard way by joining the armed revolution mismo, no? At naranasan nila lahat ng paghihirap hanggang sa sila ay namulat muli sa tamang kamulatan. At ngayon nga ay bumalik na at sa kasalukuyan ay nagbabagong buhay. So sa mga kabataan, no, ang mensahe ko lang dito, no, sa mga kabataan na very proud pa sa sarili nila na mag na sabihin sa parents nila na ang mga parents nila ay hindi mulat at si ang ginagawa nila ay pagtulong para malutas ang problema sa ating bansa. Ito sila ang patunay na hindi talaga ang armadong pakikibaka ang solusyon dito. So, kailangan nating maparating ito sa inyo para kahit paano, no, tingnan nyo ang naging dahilan bakit nandyan kayo ngayon. Kung kayo ay nasa lansangan pa lang, hindi pa kayo namundok, kayo ay nasa member ng kadre lang na nang re-recruit, kung ano ang magiging kahinatnan ng patuloy nyong pakikibaka at kung paano kayo sinasamantalahan. Sa totoo lang na sumasaludo kami sa inyo, believe kami sa inyo, dahil wagas ang inyong hangaring tumulong sa ating bansa para lutasin ang mga suliranin. Pero yun nga lang, nakikita talaga natin na hindi sa pamamagitan ng isinusulong ng CPP and PANDF ang tunay na kalutasan ng ating problema, at hindi yan sa kanilang sinusulong makakamit natin ang tunay at ganap na kapayapaan. So yun lang ang aking mensahe. So nagpapasalamat ako, no, sa time na pinabigay niyo sa atin dito ngayon sa webinar na ito, at sana, no, kahit papaano ay nakapag-impart tayo sa ating mga stakeholders dito sa Zoom, sa ating mga supporters na nanonood hindi lamang dito sa Pilipinas, kasi may mga viewers tayo na nasa abroad, no, sa kanilang patuloy na suporta, at sana may natutunan kayo dito. At sa pamamagitan din ito, no, sana ay kayo ay makakatulong sa kampanya namin, no, sa kampanya na paano natin masugpo at itong counter ISW effort ng kalaban. Nagpapasalamat din ako dito sa dalawang kasama natin, no, kina Amy at saka kina Sherita, no, sa kanilang time para ibahagi ang kanilang karanasan, no, tungkol dito. So si Ka Eric na nandito kanina, no, dahil sa technical problem ay hindi natuloy, no. Maganda sana kung natuloy niya 'yon. Maraming marami pang impormasyon na ating makukuha kay Ka Eric. Pero ganun talaga, no. Itutuloy natin kahit na naputol siya. So again, no, thank you sa lahat, at ang wish ko lang, no, sana tuloy-tuloy ang ating pagbigay ng impormasyon. Tuloy-tuloy niyong suportahan ang inyong 82nd Brigade, no, dahil ang 82nd Brigade ay nandito sa area ng Leyte, Biliran at Southern Leyte, no, kasama ang ating mga partners sa PNP para pangalagaan ang seguridad ng ating mga kababayan dito sa lugar na aming nasasakupan. So, magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Colonel Vistuer, sir. More power po and God bless. Dito po nagtatapos ang ating webinar patungkol sa International Solidarity Works ng CPP, NPA, NDF. So, sa lahat ng mga netizens natin dyan na nanonood at nakikinig, ay kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, 802nd Brigade
paki-subscribe na lang po kayo para click the notification bell para sundan ang mga susunod na mga talakayan sa ating webinar no dito sa 8OC Camp Fearless Brigade. Sa please follow din po sa aming Facebook page 802 Second Infantry Fearless Brigade Philippine Army. YouTube asa Twitter at saka Twitch, LinkedIn, Instagram, follow din po kami. Follow din po kayo sa aming mga social accounts. So partner, mayroon ko pa bang gustong sabihin sa ating mga participants at mga viewers? Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating webinar ngayong araw at lagi pa, paalala lang po ulit ating new normal protocol, social distancing, at magbaon po tayo ng alcohol at always wear face mask kung saan man po tayo pupunta o dadako man. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumusuporta po sa aming programa. Maraming salamat po. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ika nga ng pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Nasa inyong mga kabataan ang talino, kakisigan, kaliksihan at kalakasan na pangunahing kailangan upang mapamunuan ang ating mahal na inang bayan. Ngunit dahil din sa inyong kamusmusan, dala ng kakulangan sa karanasan, ang inyong kaalaman at karunungan ay hindi pa nahuhubog ng panahon. Kaya't madali kayong maguhitan, madiktahan at malinlang ng mga maling katuruan at katuwiran na siyang sinasamantala naman ng makakaliwang grupo at teroristang CPP, NPA, NDF. Alam niyo ba na ang Kabataan Party List at League of Filipino Students, LFS, ay ilan lamang sa mga organisasyon na binuo ng CPP, NPA, NDF na ang hangarin ay pabagsakin ng ating gobyerno? At kayong mga kabataan ang nais nilang biktimahin at i-recruit upang gawing kasangkapan sa mga masasamang hangarin nito. Nais naming maibahagi sa inyo ang impormasyon na ito, lalo na sa mga kabataang mag-aaral at papasok sa kolehiyo, dahil ayaw namin kayong mapahamak. Ito ang pitong hakbangin ng pagre-recruit ng Kabataan Party List at League of Filipino Students, LFS, sa mga kabataan at sa bawat universidad dito sa ating bansa. Una, ang mass action. Dito isinasagawa ang mga rally na tumutukoy sa mga issue ng bawat state universities sa ating bansa, tulad ng mataas na tuition fee, gawing libre ang matrikula, at iba pa. Pinapakita nila sa bawat demonstrasyon na kunwaring may pagmamalasakit sila sa inyo, lalong-lalo na sa mga freshmen na estudyante na madaling mahikayat dahil kulang pa ito sa kaalaman. Pangalawa, sila ay naghahanap ng ma-idealismo at agresibo na kabataan. Sa bawat kurso ng universidad, lalong-lalo na sa mga state universities, merong nakabaon o inilagay na recruiter ang makakaliwang grupo upang humanap ng mga estudyante na ma-idealismo at agresibo para maisama sa kanilang hanay. Mag-ingat din tayo sa mga iilang profesor na pinapahintulutan ng mga ganitong gawain at sila pa mismo ang nag-uudyok sa inyo na sumali sa makakaliwang grupo. Dahil maging sa core of professors ng bawat universidad na pagmamay-ari ng ating bansa, ay merong nakabaon na miyembro ng CPP, NPA, NDF. Pangatlo ay ang teach-in. Dito sinisimula ng pagdodoktrina. Tinuturo nila dito ang bawat problema na kinakaharap ng ating bansa at ginagamit nila ang problemang ito upang gawing pabor sa kanilang hanay. At dahan-dahan nilang binabago ang inyong mga pananaw sa buhay. Pang-apat ay ang ARAP o Araling Aktivista at ang pagtatalakay ng MKLRP, maikling kurso sa lipunan ng Rebolusyong Pilipino. Dito na itinuturo ang katagang na hantayang kasagutan at solusyon lamang sa lahat ng problema sa ating bansa ay ang digmaang bayan, kung saan ang armadong paikibaka o paghawak ng armas ang kinakailangan upang tapatan ng Estado, baril sa baril. Panglima ay ang joint rallies. Ito na ang unang pag-angat ng paikibaka. Dito na nila isinasama ang mga napiling kabataan sa bawat rally nila. Pang-anim ay ang community exposure. Dito na pinapasampa ng Kabataan Party List at LFS ang mga nalinlang na kabataan sa kabundukan at sinasanay ng humawak ng armas kasama ng mga New People's Army. Pang-pito at pinakahuli, pagiging ganap na miyembro ng CPP, NPA, NDF. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. Merong ninanais na abutin upang makatulong sa ating pamilya at ganun din sa bayan. Lahat ng ito ay maaaring masira sa isang iglap lamang.
kung tayo ay madadala sa maling katuruan at panlilinlang na ginagawa ng CPP-NPA-NDF. Huwag ninyong hayaang pagsamantalhan ang inyong kamusmusan at kakulungan sa karanasan ng kung sino-sino lamang, lalo na ng makakaliwang organisasyon tulad ng mga ito. Ang mga party list na ito ang siyang anay na sumisira sa ating bansa at sa ating mga pangarap. Tulad nila, nangarap ngunit nasira dahil sa maling direksyon ang tinahak, gawa ng panlilinlang na makakaliwang grupo. Kaya't panawagan namin sa inyong mga kabataan, tayo ay magsaliksik, maging mapanuri at matalino. Dahil ang totoong pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan na tumutulong sa ating komunidad at gobyerno para sa kaunlaran at kapayapaan, para sa ating mahal sa buhay at sa ating inang bayan. Pinipinas kong mahal ang puso ko at